So, good day everyone. So, for the continuation of the topic arithmetic means, so, magbigay tayo ng another example. Okay, so, how are we going to solve for this kind of problem? Ang tanong is, how many numbers between 7 and 501 are divisible by 5. Okay. So, intindihin natin yung tanong. Okay. Ang tinatanong dito is how many numbers o ilan daw numbers sa pagitan ng 7, okay, and 501. So, between 7 and okay, 501 are divisible by 5. So, divisible by 5. Okay. So, ayan. Pag sinabing divisible by 5, obviously, nadi-divide sa 5. Okay. So, paano natin sasagutin yung mga ganitong klase ng tanong? So, una, kailangan i-analyze natin. No? So, sabi nga natin dito, kailangan yung numbers ay divisible by 5. So, ang tanong, paano natin malalaman na divisible siya by 5? Divisible by 5. Yan yung tanong eh. Okay. So, ang pinaka idea natin dito is divisible by 5 siya kapag ang common difference niya is 5. Tama? Okay. Tama no, kasi 'di ba kung ang common difference niya lahat sila ay may difference na 5. So automatic divisible siya by 5. Okay. Tapos, ang susunod na tanong, ano yung first term? Okay, ano yung magiging first term? So, syempre, most of you, ang unang agad isasagot is 7. Kasi yun yung nakalagay dyan sa problem, 7. Kaya lang, kailangan i-analyze mo. Kasi ang tinatanong is divisible by 5. So, yung bang 7 is divisible by 5? Syempre, hindi. So, ano yung pinakamalapit na number na divisible by 5? Kasi yung sabi dyan, between. So, tama. Kung ang sagot mo ay 10, tama yung sagot mo. So, a sub 1 is equals to 10. Bakit 10? Kasi yan yung pinakamalapit na term na divisible by 5, which is yung 10, diba? Yung 7, 8, hindi. 9, hindi. So, 10, divisible by 5. Okay, so yan yung first term. So, ang tanong naman, ano naman yung last term. Okay. So, dito, papansin mo ang end term or last term. End term. Ano naman yung end term? So, dito, kung papansin mo, ang sasagot mo agad is 501. Which is wrong. Mamamali ka na dun. Kasi, hindi naman siya divisible by 5. So, pinakamalapit na divisible by 5 dyan is, yung a sub n is okay, tama. 500. See, 500 is divisible by 5. No? So, dito pa lang, dapat, yan, dyan pa lang, dapat, na-analyze mo na siya. Okay, so, hindi tayo katulad ng mga examples kanina na, ano, na direct substitution. Dito, kailangan natin mag-analyze. Okay, so, now, ang gagamitan na natin siya ng formula. So, pwede na rin gamitan yung a sub n, that is equal to a sub 1 plus n minus 1d. Okay. So, ano yung a sub n? Yung a sub n, wala pang value yung n. Hindi nga natin alam eh. Kasi yun nga yung tinatanong natin. Or yung gusto nating sagutin. How many numbers? Diba? So, pero alam ko yung value ng a sub n ko, which is 500. So, that is 500 equals to a sub 1 is 10 plus n unknown yan minus 1. Then, d alam natin, which is 5. Okay. So, ayan lang, simplify, lipat sa kabila, magiging 490 is equal to, so distribute lang yan, magiging 5n minus 5. Okay, tapos, yung negative 5, lipat natin sa kabila, so magiging 495 na siya. Is equals to 5n. Okay, then divide both sides by 5.
So, cancel 5. So, dito na lang. N now is equals to 495 divided by 5. That is equals to 99. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, may 99 na numbers sa pagitan ng 7 and 501 na divisible by 5. Okay? So, ayun siya. Okay? So, I hope ano nyo to? Naiintindihan nyo to. Okay? So, that's it.